sa base, no? So I guess you could say there is a bit slight of hope dito sa ano, no? But oh, actually we're going to compound, no? Last map pala ang Ankara. Grabe nga naman ang short term memory, no, nakakalimutan ko bigla ko ano yung map dito. Pero okay na rin. It okay do be like that. It do be like that talaga, no? Masakit man isipin, pero well, tanggap ko din. Nandoon na eh. Nandoon ang sistema ko na eh. Totoo ba? Hindi eh. Parang ano pa ako eh. Pa-18 pa lang ako eh. Ayun, yun. Sabi niya. Chat. Sinabi ko yun, chat. Totoo yun, chat. Diba? Totoo yun! Totoo din si Revenge Spray! And oh my god! Oh my god! Pixel BKMC! K7G to be testing din! Gusto nila kunin yung teritoryo ni Revenge! He's now spamming the shots dito! And there goes the flash! And there goes the nades! A7J nandoon pa rin sa gilid! And Revenge hindi pa rin nawawala! And now he made his way to curb! Oh. Revenge! What a first two kills for Pacific Macta! Absolute insanity this is right now. Makikita natin daw, babawi yung matches dito. Si Rels, naharap niya si MVA, pinatahimik muna ng bahagya habang papunta na sila sa kabilang site. Ngayon, that being said, alam na nila kung nasan si Revenge. They're going to try and avoid this man who just seems to have everyone's number when he's holding on the AWM. That is Justin. So, we talked about how this guy is so powerful. Tries to walk in. Loy is standing with arms at ready. Si ZYK na lang natitira. Suddenly, isang bala na lang, pare. Isang bala ka lang, sabi nga ni FPJ. Nalabot siya dito. A7J, unang malalaglag, unang mawawala. 1v2 dito kay ZYK. The hopes on the shoulders of this one man will not be enough. Matt Jess started off early. Uwi! Matt Jess. Ito na naman ang simula na hinahanap natin kanina pa, no, from Matt Jess. Pero ang usapan kasi dito sa Crossfire, no? Sinong makaunang sampu eh. It's not how you start eh. So paano mo tatapusin to? And matches, kahit ibigay natin sa kanila talaga yung pakonsuelo na oo, frame, malakas talaga ang matches sa first half. It's the second half showing talaga eh, no? That will be very, very important. And for matches to put Loy in a responsibility to take down the entering Pacific Macta, kahit depensa na sila, Loy cleans house getting that 4K. Absolutely huge for Loy. I think that's a good enough motivation for him para magpatuloy pa dito. Pacific Macta in defense mode, men. Pero, MZ, kaya mo bang depensahan? Si MVA, pati si Revenge, it will be Justin MVA. Nakita na nga si MZ! Justin! And he gets stammed! And ZYK gets taken down. Open ang RS. Dali-dali ngayon ng matches. Naguguluhan na nga sila dito sa mid. And Wells is gonna get the shots on to Revenge. Pero hindi na itutuloy ng Pacific Macta ang dual lurk ni ZYK pati ni Justin. Atras sila bigla. Oras na para mag-double down. Knowing that the defense has been found dito. 1-1. And dahil nawala si Revenge, nawala yung isa sa kanila mga mas malalakas na pillar sa pagdepensa ng isang site. So ngayon kailangan nila pag-isipan ano ba talaga yung gusto nilang gawin. Pero magpapara sila nakadistribute sa ating mapa. Alvin gets one but the trade's already there. 3v3 and two people already low on the side of Pacific Macta here. With the C4 being brought down, si A7G Loy. Yung setup na nila sa post plant, napaka-solid. Smokes out. This should slow things down even more. And now with the flash being brought out, wala pa rin response dito yung matches. Kailangan nila mag-ingat. ZYK, unang magiging contact dito with Justin being down as well. Loy, tuloy-tuloy lang, pare. Isa-isa sila. As soon as you see the head, you shoot at the head, pare. It's 2-0. Matches with a great start. Nandun na sa pangalan niya, eh. Loy, tuloy-tuloy lang talaga siya eh. Eh, wala siyang makikitang ibang pwesto, kundi diretso lang. Walang gilid, walang kanan, walang likod. Diretso lang para kay Loy and bang, ZYK. Okay, ako naman daw mag-sniper, sabi ni Revenge, kahit double sniper pa yan. O baka nagyayabangan lang yan. O pre, ganto daw mag-sniper, sabi ni ZYK. Kaya ko rin. Kaya, kung ano yung ginagawa mo kanina sa sub-base, pre, gagawin ko ngayon. Dito sa compound pillars, push dito galing kay Loy. Pero nakabantay ang Pacific Macta dito lang sa lobby. And Justin, hindi ko rin alam, pre, saan nagaling yung shot na yun? Pero headshot yun. Yun yung pinakita ng kill feed, eh. Nagulit din ako. As soon as Justin peeked out, nakuha niya na kaagad yung ulo. And now, 3 versus 5. Pacific Macta still has the lead in terms of man. But now, ZYK, Justin, and Aldrin, dali din sila sa pag-atras dito. Agang flash, trying to clear it out para ma-sure pa sa sigurado.
Pero step back na ngayon ang Matt Jess. And, okay, ganto rin daw mag-sniper. Mukhang double sniper setup din ang Matt Jess with break taken down ZYK. Now, it's a 4 versus 3. And Pacific Macta will continuously push the limits of Matt Jess. Ngayon yung problema para sa side ng Pacific Macta, alam na nila na may at least isang sniper ng Matt Jess. That's going to be a warning para sa kanila because now Revenge is missing the shots. Bigla siyang na-deactivate ni parang MZ. 3v3 ngayon, equal na tayo ulit sa manpower. Kaso nauubusan na ng oras si Matt Jess. Time pressure is on them. Alalahanin natin, pag ikaw ay nasa blacklist, kailangan mong pag-isipan, kailangan mong sulitin yung bawat segundo na dadaan sa timer natin. Kasi kung hindi, mas mahihirapan ka habang tumatagal yung oras. Yan ang pwesto ni MBA. Nahanap niya si Prey. A7J also spotted out here. You know that the flashes, the nade gonna be brought out as well in response to try and slow down this push galing sa kanila. 25 sang na rin natitira si MZ. Nag-push in. Nakuha si MBA. Kaso, alam nila na may tao dito. Justin Aldrin, rotations now coming in. Kailangan nila makahanap ng bawat isang kalaban. Si Justin opens it up. Makes things a lot harder. Kaso, 10 segundo na lang natitira sa ating oras. C4, nasa kamay ni A7G ulit. Timing, mahanap niya ba? Hindi! Si Justin, the perfect timing as he turns around, takes away that point. Init ah. Init ah. Pacific Mactan, init ah. Pero mas painit pa rin ng AMG kasi nasa kanila pa rin ang lamang dito. And because of Loy, grabe yung buhat na binibigay niya para naman sa matches para pigilan ang Pacific Macta. No? And two players already from Pacific Macta trying to peek out here at LA. Pero grabe nga naman, men. Pacific Macta just wants some info. Pero grabe naman yung warning shots na binabato kagad ng matches. And wow! Oh, Rez gets what? Justin! Nako po, hindi na mangyayari yung nangyari last round, pre. Wala na, natuto na kami. Wala lang lason-lason sa Pacific Pacta. Pigil ang strat ng PM. Natulog muna si parang Justin. Pwede parami siyang kalokohang ginawa kanina, kaya kailangan siyang patahimikin. Pero, ano naman tayo. Grabe yung presensya ng matches dito sa mid. Mapapa-overthink ka talaga dito eh. Dalawang sniper na hawak ng Pacific Macta dito. Kailangan ng problemahin lahat ng lane na pwedeng magpakita yung matches dito. And now, Loy spotted out. ZYK is not gonna be able to connect here. Tamang laro-laro lang sa ating loob ng mapa. May nang napaparating. At ito na nga sila. The smoke's up. We're gonna slow down this push once more. Pero, again, medyo maraming kalokohang ginagawa yung matches dito. Bait and switch pa ulit-ulit bago sila makapilit ng isang site. 5 versus 4. Dahil nga nawala si Justin, bigla na lang atras. Ngayon, Pacific Macta, they must work around the double sniper. Pag retake may napakahirap nito, kailangan pa nilang pulutin yung magiging AR ng Pacific Macta. Or, well, they let the OM speak for themselves. A lobby push here okay? From Matt. Yes, and Revenge! Oh! He gets taken down by MZ. Pero may ibubuga pa rin ang Pacific Macta with a 3v3. ZYK is dangerously low, but there goes the plant. Sobrang safe nito. You know, already framing his way to C1. Pero nasa bandang taas lahat ng Pacific Macta. Pero si ZYK nasa may bandang gilid lang. And now, ZYK and Aldrin trying to take over C1. Pero yun, Frey! With the timing over to MZ. Cuts it over to PM and Matt Jess still has to convince him lead. Man, it's getting closer and closer here. Matt Jess ha, pare. Sabi nila, kinuha niya yung mapa namin. Ngayon, kami naman. We're gonna steal this away from you guys. Knowing the compound again, Pacific Macta, ang dami na rin pinagdaaran dito sa mapang to. Yung Matt Jess, gusto nilang bigyan sila ng war flashbacks. nakakapangbago for Pacific Macta na itong double sniper setup is pinupush through pa rin nila, no? Kahit ilang beses na pinapakita ni MJ na lahat ng pinagpapwestohan nila is something na kaya nilang ilaban kahit gaano pa kalayo. And it showed Revenge already had topside control, nakuha pa rin siya ni Rel. And for Pacific Macta to still continue in this pursuit might be risky, pero kung yun naman yung magbibigay sa kanila ng resulta, ipagpapatuloy pa rin nila yun. Revenge setting up the crossfire here with MVA. And very passive here for Pacific Macta. No one lurking here for PM. Pero Matt Jess, basang-basa nila.
isang safety net para naman sa MJ, si MZ, na nakabantay lang dito sa may tabi ng Ares nila, na napapalapit din sa killer. That's revenge! Pero pang isa pa! And damn! Revenge has auto-head! Tatlo ang nawala! Gali! Pacific Macta! Parang naglaro lang ng tic-tac to, pare. Solid. Man, that was a huge pick-off by Revenge. And parang kanina lang, man, nag-iinit siya sa sub-base. And ngayon, nakita natin ni Revenge na grabe kumukulo na nga eh. But this is still a 2v3. Actually, 2v4 nga eh. Revenge still has life. But with very much alive. The members alive of Matt Jess, how will they fare out? Sobrang matyaga ni NBA, pati ni Revenge. Hindi na nga sila nawala doon sa crossfire. Justin gonna get the last kill. Pacific Macta, 2-3. Pero Matt Jess, all the momentum in the world, they still can fight 1v1. But can, how long can they hold this forever, pre? Ilang beses na silang na-expose ng Pacific Macta sa pag-entry. And Pacific Macta's defense just got amplified. Yeah. We waited for Revenge to try and get activated now. And he's here in full force this time around. Bawi siya pare, nahanap na dito. Revenge, that initial shot. Ngayon meron siyang konting information. Reposition siya dito, hindi siya nakita. Pero si Loy, ang bilis ng mata, nakita niya si Revenge. Pinatulog muna ang ating AWM player ng side ng Pacific Macta. Pero wala pa rin sila sa site. Kailangan pa rin nilang mag-push. Okay. What will be Pacific Macta's next counter-attack? I-counter-strat nga ba nila ang matches? Hindi man, hindi pa rin sila lumalabas sa sarili nilang spawn. Looks like LA will be the next target, man. And how will they fare this out? CYK with the defense. Dito lamang sa lobby. Pero they still are not making their way to main. Look at this Pacific angle, Macta. Grabe, no? And itetesting pa rin ata ng matches. They might just go for B. This might just be a fake out. And wow, there goes the spam! And as soon as EYK spammed, tumba ang nakabantay for Pacific Macta. Man, what? That was so funny, man. That was so funny. Man, it could have gone so many different ways. It just happened to happen that one specific way for MJ to end up on top. What in the world is this? No, all they had to hear was ZYK spamming. And vamos, si ZYK naman na nawala. NBA will be the next victim. Pacific Macta is now losing every position known to man here. Aldrin is gonna get taken, gonna get covered. And Frey finds him. And Justin, last man standing. Lloyd will take him down. Pacific Macta, what a funny fumble from ZYK. And Macta still continues to dominate. And the intrusive thoughts, pare. ZYK, na-feel niya yata na may tao doon. Yun nga lang. Tama nga yung feeling niya. Mali lang yung pag-spray niya dito. Ngayon daw. Over in mid. Si Revenge. Hawak na hawak yung angin niya. Si Frey unang malalaglag sa side ng Matt Jess. Ano, umatras. Reposition muna dito. Stay safe. Play numbers. Ang laro muna ng Pacific Macta dito. Aware that you can't. You cannot take unnecessary risk. Pero ito na nga. A7J and Rails going all the way in. Throwing all caution to the wind, spraying down. Isa-isa sila na naglag dito. Justin and ZYK, napakalayo pa. Justin ZYK. How? Man, ang hirap eh. Isang katanungan pa rin talaga ano, para depensahan nila to. Will this be once again a Pacific Macta rally? Ginagawa nila kanina pa. ZYK and Justin nagsasama na nga para makita yung peso ni MZ. Nasa labas lang din ang C1 ni MZ. Is on a roll. Is on a tear. And is a thorn on the throat of Pacific Macta. Tinik na tinik na kanina pa. Hindi na mga kilos. Nasasakal lang Pacific Macta sa pag-retake. Walang wala talaga silang napapala. And Matches pushes it to a 3-point lead. Man, just when you see the hope coming in. Again, just we say it. As we say it, ZYK picks up the AWM, naka-double sniper setup ngayon ang Pacific Macta. Biglang mapapabagal yung approach ng Matches dito. Kaya na lang pag-ingatan kasi alam nila, nandyan si ZYK. Meron tayong iisang sniper dito, pero si Revenge pa rin yung inaasahan nila dito. Wala sila makukuha kahit anong information kasi now, knowing na double sniper setup ang Pacific Macta, hindi talaga sila mag-over-aggress dito. Crossfire, kailangan maging napakasolido dito para hindi sila mahanapan ang butas ng Matches.
Kaya dahan-dahan talaga. Ingat na ingat yung matches dito na hindi sa namahuli. They cannot be caught lacking. But Loy opens it up over onto Aldrin Revenge. Here for the trade. Does equalize the numbers here. And Pacific Magda finds two important kills. Pero tatandaan nyo pa rin na Loy can still be recovered here by MZ. Aldrin wala na. Pero will this be PM's sort of charm? Nawala na nga si Loy Prey. Wala na mag-iinit sa matches. Sa recovery mode ngayon na pinapakita ng matches, kailangan nila mag-step back. Uy, tahimik pa rin ang matches. Pero ang ingay ni MC Prey! Rinig na rinig! And naka-pre-fa siya kay Justin! Wow, Pacific Macta with a defense here at just outside what? The pillars, man. And wow, Prey gets revenge. On to revenge, actually. Kanina pa talaga, pinupunta rin ni revenge ang lahat ng depensa dito ng Pacific Macta. But it's looking like Matches will now be trying to survive the 2v3 havoc na ipapakita ng Pacific Macta. Oh. Damn, MVH slides in. But Prey quickly gets the trade. ZYK gets stabbed. Pero makapag-recover pa siya. There goes the nade. Sabay atras si Prey. Hindi siya makarecover pa. But does he have enough distance? Frey, hindi pa rin na lumalabas. And there goes Frey. Nakita na kayo. He misses the shot. But he whips. Puti na lang talaga. May kakaumpi pang buhay si CYK. Just with your thought, man. Wow, mali na naman ang Pacific Macta kung sakaling nangyari yun. Man. One more before we go to the half. Kaya po ba nila to? It is 5-3 Pacific Macta if they can get this round that make things easier for them para makapag-catch up dito kasi nga magiging 1 point na lang yung lead. Pero ngayon, yung Matjes dito, oh, nag-iinit nga sila makikita naman si Loy. Pati si MZ, gising na gising dito. Hirap na hirap pakaharap ng angulo. Just the bad timing here. Muntik nang mahuli si Revenge dito sa kanyang boost on top of the desk. But now, they are made aware kung nasaan yung sniper. Kung dito pa talaga sila gustong pumunta. Okay, Pacific Macta in a very, very okay spot. Nothing much to say about MZ though. Nandyan talaga dapat siya. And MZ, this is essentially his role. Ang ganda ngayon ng kinocover ng matches, no? This is going to stop Pacific Macta to do the lurk. Dahil apat na sila ngayon. Walang nakabantay sa LA though. Kaso nga lang, Pacific Macta, hindi naman sila nagsisimula ng lurk sa LA. Lahat sila sa pillars nang gagaling. Pero MVA in revenge. Sila ngayon ang susi kung paano dedepensahan nila to. Grupo-grupo na nga sila nakita na nga ni Justin. Naririnig na yung mga paa. And Prey ang una na mawawala na buhay dito. And Justin gets a miraculous double bago masama sa hukay. 4v3. This is essentially a PM masterclass kung paano nga ba mag-comeback, pre. Matches cannot push through this 5 points. Or can they? Kaya nga ba bawiin ang Matches? There goes a 3v3. The time. Napakalayo na sa parehong site dito, ah. Matches, kailangan nila makaharap ng kahit isang pick-off siguro. Makaharap man lang ng kahit anong information kung nasaan yung Pacific Macta. Ubusan sila ng oras dito. 25 seconds on the clock. And knowing that MZ and Loy gonna be the initial entry for this team, kailangan nila pumasok. Pero si Revenge, ready na. AWM in his hands. 2 kills in this man. Si MZ na lang natitira yung C4 na hanap. And Revenge gets the third to clean it up. What a last round for the first half. Ah, Pacific Macta. Talagang pag nagiinit si Revenge, doon na talaga nagbubukas ang lupa sa tinalupan, men. What is this Pacific Macta? Sila naman ngayon, nangaatake sila naman ngayon. Ang galit na galit. But with now, Matches in a strong side. Matches strong side para sa kanila or will Pacific Macta still able to push through yung pagiging galit nila sa lahat, men. Isang malaking katanungan pa rin talaga, no, kung aggression or defense pa rin ang magpapalamang sa both PM and MJ. Pero Pacific Macta is now starting to move. Okay. Justin. Matches. Okay. Kaanap muna sila ng kahit anong info dito. Knowing na, again, first round to ng second half, kailangan ng Pacific Macta mahanap kung saan yung mga pwestuhan ng Matches dito.
para masigurado na lang tama yung pag-approach nila ng kahit anong site. Pero kasi napaka atrasado ng pwesto ng matches dito. Ayaw nila magpakita ng kahit anong presence on the map. Kailangan nila magulat yung mga players ng PM dito. Kaso, dahil nga doon, kailangan nila gumamit ng utility. Kailangan nila maka-push masira yung mga sidelines, yung mga crossfire na setup ng matches dito. At dahil doon, saan-saan ang lupalop na karating na yung Pacific Nakta. Eh. Uy. Tahimik lang ah. There's nothing much of an action here for matches. This is getting kinda out of hand here for matches, man. Akalain mo nga naman na walang nagmamalalim sa kanila. Nice flash. This is buying a lot of time para sa Pacific Makta entry. 30 seconds. 35 men. Dami pang oras para mga kilos. May oras para magdalim sila. ZYK! And there is a crossfire, men! Ginulat at ginoyo lang sila ng Pacific Makta. MJ is now getting wiped out. Hindi pa, men! Lord, get sa Miraculous Double. Nakapagdalim pa si MBA. Buhay na buhay pa. And Lord, 7-7-7-7-J! Muntik pa maklutch. Matches at the skin of their teeth. Gets the clutch on a messy, messy play provided by Matches. Wow! Napakalat. Ang kalat ng laro na yun, pare. Ang hirap ng papakayari. Nakita natin, no? Just when you think that Pacific Makta would have won that round, biglang nabaliktad. All on the back of Lloyd. This guy standing 15 kills already, ha? Napakabaliw ng player na to. And nag-iinit nga ba ang matches? Can they push this through? Or nagbibigay lang ng round ang Pacific Makta to download enough resources, pre, para makabawi sila. Okay. This is now Loy and MC's game, man. This is now Loy and MC's game to win. After carrying so much of the bag sa sub base, kailangan na nalang itawid to dito sa compound. Grabe, A7J. Just calm. Collective. Wala talaga for MJ. Wala kang makikita sa kanilang nanlalason, pre. Lahat sila disiplinado. Hindi sila giyang-nagiyang, pre, para lumabas sa mga pwesto nila. And as we take a look, Frey, kasama niya lahat, men. Wala masyadong lumalayo. Pacific Makta, well, going into main. Mag-isa lang. It's going to be Justin. It's going to push this. Bells and MZ. But this is Matjes in a spot. This is going to be very, very messy, pre, kung hindi pinaghahanda ng Pacific Makta yung mga units dito. Real Sincere get the first kill, auto revenge. And there goes the firepower. Justin and Aldrin cleaning house. Dalawa ang wala ngayon, pero they will get revenge kill MBA nang lalason sa likod. RMZ, last member standing here for Matjes. It's going to be a 2v1 dynamic duo versus the Rambo of Matjes. Kanina pa nga ito, kumipigil ang mga plays ng Pacific Makta. Pero pakita mo ngayon na ikaw ang alas ng matches! MC! 1v2! Defying the odds! Walang-wala ang Pacific Makta! Grabe to, pare. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung lakas ni MC dito. Kanina pa to. Mahabol niya na yung record ni Loy. 14 kills this guy. Absolute insanity. Hindi ko alam kung di lang talaga expected ng Pacific Makta doon or napakabilis lang talaga ng pasok ni MZ. Pero grabe yun. 3 points na lang para sa Matjes. Nakuha nila yung set 2. At pwedeng-pwede na sila makamove on sa kanilang mga buhay. Wow, Matjes. Grabe nga naman yung lamang na pinapakita nila dito sa Pacific Makta. Walahan na tayo nakitang alas talaga eh, no, sa Pacific Makta. Every time there is an effort for them, kahit si MVA, kahit si Justin, kahit nakaka-pick off na ng maaga si Revenge, para tayo nakikita talaga from MJ that gives them so much to look forward to, men. Wala talaga. And this is essentially a team that all of us thought na Pacific Makta, they will just outstrat and out IGL matches. Hindi, men. How
many times Juswave nakita mo Matt Jess on the back of MZ and Lois potential to defend Pacific Mac, ta strats wala, napunta lang sa hangin. Palitan yata ng mapa yung mangyayari dito, man. Long points na yung kailangan ng Matt Jess. Mauubusan ng oras yung Pacific Macta. And knowing na very heavy yung defense ng MJ sa isang side, it looks like they're really gonna have to risk going through mid. You can actually see it coming in through now. Smokes now out si Loy. Bantay sarado yung kanyang pwestuhan dito. Kaso, wala sila makita. Revenge opens it up. Loy, the first one down on this side. Si ZYK trying to make an attempt on MZ's life. He's solo. He's one bullet away from death. One bullet away from burial. But MVA will clean up rails. And dyan si MZ sa loob. Nakita siya. 4v2. Suddenly, Matt Jess nabaliktad dito sa round na to. 4v2. Binabaliktad na nga ba ng Pacific Macta yung sitwasyon ngayon para mapasa kanila na nga ba ang panalo. 32. Matt Jess is creating havoc after havoc. Wow. Pero Aldrin, tamang bantay lang sa Gedli. At nakita na nga nila ang mga tao na hinahanap nila kanina pa. Pacific Macta, 5-7, pinakapa pa rin ang laron to na, habang, na hanggang ngayon, diktadong-diktado pa rin ng matches. Pero dalawang round na yung kailangan ng Pacific Macta. Si Rails, my God! The pixel of the hand ni Revenge nahanap. First man down now for the side of Matt Jess. You need to worry. One less person to worry about. No, wala na yung sniper para sa side ng Pacific Macta. Ngayon, Loy takes down Z. Continues on his reign of terror. Tries to take down Justin, but it's not gonna be successful in an attempt. 3v4 tayo ngayon. Ang ganda ng pwestuhan na naman si A7J. Hanap niyo si Justin. Isa-isa nalalaglag yung mga players ng Pacific Macta. Nawawalan na sila ng pag-asa for this round. And MVA, last man standing, is gonna have to pull out a miracle play para manalo dito. 1v4, walang malakas sa apat nga sabi nila, pero there might just be a chance. He sees MZ but does not convert. And MJ are one more round closer to victory here. And foundation round for MJ to defy everyone, no, na Pacific Macta could absolutely bleed with Matt Jess forcing this map number 3 mayat maya din. My God, Pacific Macta needs a miracle, man. Hindi lang miracle. Kailangan na nga nila na ipabarang to. As Pacific Macta, this is their essentially a good push through para mapalayo pa ang matches. Pero how many times did they apply so much pressure, man? Like, there is no such thing as a miracle para sa matches. Kung ano pinapakita ng Pacific Macta, yun na talaga yun. And the skill level that Matt Jess is showcasing, even at Loy, even at MZ, grabe nga naman yung palitan dito, and grabe nga yung dugo na nilalabas, wow, ng Pacific Macta. Aldrin, getting a double! Nabawi din kaagad ng Matt Jess. And this is 1:25 outing here for Matt Jess and Pacific Macta. Loy and MZ still alive. Two prime players here for Matt Jess. Wala pa rin tigil, men. Wala pa rin binubuga so far ang matches after that altercation. Kahit tuguan na si Revenge, kahit tuguan na si Aldrin, they are playing their time. Kalmado pa rin sila, men. Kita mo na they are disciplined enough to play this around. Oops. Riteku, lumingas na kay Revenge. Hindi pa tumama yun. But with now 52 on the clock, PM needs to move. Ang angat lang talaga. Pero nilang umingat. Si MZ, kita si ZYK, this is the only healthy player on the side of Pacific Macta. Kailangan nilang paglaruan talaga na maayos itong laro na to, but ZYK will be the first of all. Si Aldrin na natitira. 1v3 ang ating situation dito. MZ will fall. Loy is gonna be the next target. 30 seconds left on the clock. The C4 nasa kamay ni Aldrin, pero wala ng oras para mag-rotate. Kailangan niya isa-isahin. Si Rails naraglag na. Si Loy, napaka-baba lang ng kanyang health. 20 HP. Seconds left on the clock. He has to go in. He has to take this fight actively, clean things up. But if he does not, it might be over. 12 seconds left on the clock. Hindi niya ina-expect. Si Loy, nakapag-reposition na. At hindi siya nakita. One more point. Matt just gets set point here. We are potentially going to another map. This is getting out of hand, Juswave. At pinapahirapan talaga ng Matt Jess ang Pacific Macta. And this
is a standoff here at mid. Justin gonna get tagged. Oh my. The rest of matches. Pinipigilan na ngayon ang Pacific Macta. Guns blazing dito sa LA para makakuha lang ng impormasyon si Aldrin, pati na rin si Justin. MDN dito sa Pillars. Meanwhile, Revenge. Kasama niya ngayon si MVA. So, merong insurance ang Pacific Macta. Matches, kalmado pa din. Really, no? Pinapakita ng matches na there is no need of a rat play, no? Lahat talaga sila, pre, kalmado lang. Hindi sila lumalabas lahat. They made their way to main. Ooh, hindi pa rin nila i-commit to. Sobrang hesitant nila. And they will now be retracting to the bomb. And nice smoke over to A as they now make their way to curve. And now MJ will now be expecting some company here. And what a read by Loy! Grabe. Kahit malayo pa si Aldrin. CYK nakita. On the other side of the smoke. I like this. Flash is coming out from the side of Matt Jess. And all the ways that they can suppress Pacific Macta, nilalabas nila lahat. Smokes, flashes, everything, even the nades dito. Para lang mapabagal yung approach ng Pacific Macta. Pero si Loy, hindi sila nag-expect ng backstab. Galing kay CYK. We're equalizing the numbers. MVA, MZ, good for one each. But there's only gonna be 50 seconds left on the clock. You can see it. Pacific Macta are closing in on their chosen side with MZ on the inside. Revenge goes absolutely insane. Takes one down. But Faze already there. He has gonna be spotted. Smokes out to try and make things a little bit safer for the rest of his team. And they are now making the approach. Revenge, iisa na lang siya. Hawak-hawak yung C4, hawak-hawak yung hopes and dreams of Pacific Macta. Narating si Prey with A7J, the last man standing. It's not gonna be enough. We're going to set 3. Majest, not over till I say it's over. What a performance by Majest. Dito sa compound kung saan Pacific Macta mabismo ang tumili. Pacific Macta issued a challenge. Dito kayo.